Okay, weekly practice speaking. Konting review lang muna tayo. Konting review muna tayo. Pin ko lang yung comment. May na ba yung sound? Naka-on na ba ako sa... Ayun, ayun, naka-on na ako. Okay. Last time. Adjectives, no? Very, very descriptive ang Japanese, no? Lagi ko sinasabi na ang pagkoconstruct ng sentence ng Japanese is descriptive siya, no? Dine-define niya yung sentence. So, lagay ulit natin itong mga to. In-edit ko na yung ano dito, nasa akin na. Mali, nasa akin na dati. So, baka masyado maliit. Sa cellphone, baka masyado maliit yung iba. Nandiyan ba si ano? Online si... Akira? Akira-san? Nagtatanong siya eh. Sabi niya gusto niya sumali. Kaso wala naman ata siya ngayon. Baka masyado maliit. Lagyan na din natin tong... Itong mga iba. Thank you for liking the stream, Jerome. Si Jerome ata yung naghihintay ng horror na nilalaro ko. Tuwing weekend yung horror, no? Tuwing weekend, hindi siya weekdays. If ever na gusto mo manood ng horror, weekends ng gabi. Sige, lagay lang din natin to, yung isa. If ever na mag-describe tayo ng Dobutsu. Okay. Masyado malayo. Lapit na natin konti. Mukhang wala si Akira. Wala kaya siya internet? Kita ba? Kita na ba sa ano, Discord? Ah, Discord sa ano? Konbanwa kay Net. Ayan, kita na siguro. Thank you for liking the stream, Rihanna. If you have any comment suggestion, just type in the chat box. Kung gusto mong sumali, sali kang Discord, no? So, let's see. So, mga usual adjectives natin, no? Konbanwa. Kikoite masu ka? Hai, kikoimasu. Hanashitai koto ga arimasu ka? So, yung mic, na-test nyo na yung mic na iba. Okay. Online na si Akira. Mosh, Akira. Gumagana mic mo? Hello? Gumagana mic mo? Apo. Okay, sige. Nalaki pala to. Si... ano ka, no? Si Akira ba yung nag-aaral ng Japanese? Nag-aaral ka? Ng Japanese language? Introduction? Konte. Konte? Ja, si ano, Akira-san, tsaka si Shelb-san, ano? Jiko Shokai Shite Kudasai.自己紹介。頑張って。言います。フィリピンから来ます。では、2年ぐらい日本語を勉強しました。
私はいつか日本語でペラペラになりたい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あとは趣味はありますか？趣味ですか？特にないなんですけど、まあ一応私はゲームとかアニメとかなんか VTuber の動画とか結構見てるので、それですかね、あれは。はい、ありがとうございます。 So, Akira、 自己紹介、 set introduction、 alam mo na ba, Mas? Dozo, dozo, go ahead。 Watashi wa Akira oi。 Nansai desu ka? Doko kara kimashita ka? Nansai? How old?15. Wait ah. Hindi ko ata nasulat. Nakaanda ka ba? Nakatingin ka sa stream ko ngayon? Wait lang. Split screen ko lang po. Sige, isusulat ko yung template ah. So, okay. Since introduction no, gamit ka ng desk lagi no? Apo. Magalang kasi siya. So, pinakaunang-unang sinasabi, first time meeting you is Hajime Mashite.はじめまして。tapos 私は tapos na ano name mo ano name tapos des tapos pwede mo ulit sabihin yung 私は tapos each naman in Japanese ganyan sai is each tapos des。Tapos, etong watashi wa, kung sobrang paulit-ulit na, pwede mo nang tanggalin yan. Sa una lang, no? Since pag sinabi mo watashi wa, ikaw na magiging topic lagi, no? So, ang wa particle, nag-indicate siya ng main topic nyo, general topic. So, kung inuulit-ulit mo siya, pwede naman, pero so, ano, parang feeling redundant. Parang kung sa English, lagi mo sinasabing I am, parang ganun. Okay lang naman, wala naman problem, kahit watashi wa nang paulit-ulit. Next, country is, malamang Philippine ka, no? Kara is from, no? I'm from Philippines. Okay. Coming from, kimashita. Come from. Came from. Yung shumi, diba, habi yun? Yes, shumi. Watashi no shumi wa, pwedeng ganun. Or shumi ga. Shumi, pwede ding shumi wa or gano. Since hindi pa naman ako masyadong strict sa wa tsaka ga, wala naman problem. Thank you for liking the stream, Noru, Mia. If you have any comment, suggestion, just type in the chat box. Ja, shumi. Nani, tas des, no? Pwedeng games, ganyan. Kung nahihirapan ka sabihin niya certain na i-Japanese, sabihin mo siya ng parang pa-Japanese form na katakana. Gemu, ganun, no? Kunyari, hindi mo alam yung Japanese word niya, no? Pwede mong i-ganun, no? Tapos sasabihin ko na lang kung anong pwede niyang translated. Or kung kunyari, may certain verb. Ah, senpai, anong verb nito? Anong tawag dito? No? Tapos explain ko. So, puro basic pa lang. Ja, dozo, ano? Jiko shokai shite kudasai. Introduce yourself. Jin po ba? Akira-san. Hajimemashite. Watashi wa Akira Aoi. Nakita mo yung template? Sa stream. Malabo. Pwede na ba yun? Nakita mo ba sa stream? Apo. Age? Kunyari? 15. Jugo. Jugo is 10, go is 5. Jugo. Jugo-sai. Jugo-sai desu. So, the next?
Shumi. Ito. May ano ako. Pointer ako. Okay. Two years na daw nag-aano sa Shelb na. Shelb. Nag-aaral na Neonga. Nababasa mo ba? Akira? Akira-san? Hindi mo pa binigas. Hinighlight ko na. Philippine kara kishimashita. Kimashita. Kimashita. Hai. Sugi next. Sugi is next. Sugi. Wala akong hobby eh. Games. Or manood ng anime. Anime? Anime wo. Ang wo is, ibig sabihin, gagawin, yung isang object may gagawin ka sa kanya. Not exactly na physical object, no? Pwedeng mga, ano, mga idea or something, no? Ang anime, ang gagawin mo sa anime, papanoorin mo, no? So, anime okay. Wo, mimas. Mimas is see, no? Or watch. Anime wo, mimas. Okay. Sorry, Cap. Alas, ito, last part. Last part. Ito. Hinighlight ko. Medyo delay ata yung stream, eh, no? Dozo, yoroshiku onegai shimasu. Hi, yoroshiku onegai shimasu. So, si Akira. Recap na sinabi niya, Hajime Mashite. Akira-san wa. Kare wa namae. Akira des. Jugo sai des. Filipin kara kimashita. Shumi wa anime wo mimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu, no? So, paulit-ulit kasi sabi, dozo yoroshiku onegai shimasu is in English, nice meeting you, no? Parang yun yung term niya. Pero in reality, magalang siya. Magalang yung form ng dozo yoroshiku onegai shimasu. Ano, ang pinaka-term niya is, ano, please take care of me, no? Yun yung pinaka-translation okay. Niya, no? Please take care okay. Of me. Yan, no? Magalang yan. Yoroshiku onegai shimasu. So, Jiko Shokai, Warimashita. Jozu desu ne. Tapos na agad? Introduction yan, introduction. Yung Jiko Shokai. Kala ko tapos na. Hindi, kasi yung unang lesson namin yan. So, lahat ng mag-start na. Si Shelba na, 2 years na daw siya nag-aaral na. So, pera-pera. Ano? 2 年 勉強 してたんだけど、あんまり、なんか、真面目の勉強とか、全然しなくて。ただ、なんていうんですかね、日本語のできる友達と話してるとか。あ、その練習か。それは方がいいだと思います。クラスの、はいはい、でも、クラスの学びはつまらない。おやら、おやらしい。ガリンガリン、マグネオンが。でも、今まで漢字とか、全然読めなくて。なんか今度真面目の漢字の勉強とかするかなと思っと思います。シェルブさんはハフですか？違いますね。いや、私はなんか日本語できるの友達がいっぱいいるから、日本はこうみたいな。日本行きましたか？もう行きましたか？行ったことありません。そうなんですか。どこに日本人の友達ゲームから？はい。まあ具体的に日本人ではなくてなんかいろいろの国とか。そうなの。なんかドイツ人とか中国人とか韓国人とかのできる人は。どこのアプリケーション？ディスコードです。出会い。ディスコード。そうなの、いいですね。
So, kung gusto niyo, kung gusto niyo magtanong ng mga makapag-practice speaking. Makapag-practice speaking kayo ng mga medium to intermediate, no. Tanong niya kay Shelbsan. Baka pwede niya kayong tulungan, no, sa mga intermediate. Ah, are wag kang barimas. Yoroshiku ne. Okay. Kasi ano, hindi rin ako marunong mag na hindi ako marunong mag ano, mag-explain ba. Kasi nakuha ko lang siya na parang okay. Naturally. Rather, mas parang hirap ko explain. Mas okay na ano, matutunan yung language in ano, natural form. Hindi ka papasa sa JLPT agad-agad kung hindi ka magaling sa ano, sa textbook or sa ano, sa classroom type. Pero in reality, hindi naman 'yun lagi yung gagamitin. Yung normal lang usapan yung ginagamit. Pero baka yung magagamit mong usapan sa ano, hindi pang work, no? Pag pang work, lagi magalang. Yun lang pinagkaiba. Yes, yes. Okay. Demo, tote mo Jozu do to umoy mas. Madalas na eh. Ang galing niya, no? So, posida tayo, no? Sabi ko nga eh, baka hindi ka baka hindi siya appropriate sa lectures ko, no? Kasi pang ano yung lectures ko eh. Pang beginner talaga. Ano? yung stream mo nung isang araw ata? Wait. Nagigenshin ka? So this. Kung ano man laro yun. Actually, hindi kong natutunan doon ng mga tinuturo mo. Cultural or mga ano? Hindi na. Sa mga, yung mga words. Ah, so na no. Sige, hindi ko alam kung laging ganun, no? Pero asahan mo na medyo mababa yung level na tinuturo ko. Sa level mo. Pero yoroshiku, no? Sana makatulong ka din. Yes, sa ibang streamer natin, sana makatulong ka din. Ah, sa streamer. Ah, rather sa ibang viewers natin. Tsaka mga, Benkyo ito. So, last week, sinabi ko ano yung ano, yung mga topic natin. Nag-start tayo sa Kodama no Senpai. Oo, hirap na hirap tayo, no? Wala tayong maalala. Yung Suika. Kodama no. Kodama no Suika. Kodama no, next. Dubutsu. Sakubutsu. Ay, hindi na natin, mahirap yung plants eh. hindi na masyado kasi, yung mga hindi usual na, hindi na natin tatakil. Yung usual lang na, para, kasi yung common lang dapat yun lagi natin maalala. Pag may mga advanced na, dun na natin itatakil yan. Sige, dobutsu, siguro itong dalawa lang muna, no? So, ano naalala nyo? Ay, before nyan, review ulit tayo. Ano yung mga parte ng katawan? Drawing ulit natin yung tao. Te. Te means hand. Yes. Ano pa iba? Yung denoming ko. Kao means face. Kao is face, no? Ashi means foot. Anong tawag sa balikat? Nagkamali ako last time na lang. Ude. Balikat is kata. Balikat? Balikat, eto balikat sa taas. Braso. Braso is ude. So medyo nagka-confuse ako last time, no? Buti sinabi ni Mark, no? Si Mark, medyo marunong si Mark, eh. So, eto is ude. Braso. Eto ang kata. Shoulders. So, pag sinasabi nilang katakori, matigas yung ano, yung at tumitigas yung ano tawag diyan, balikat, no. So, yan, no. Describe din natin yung mga ibang character niyan, no. Next time na ulit tayo magde-describe ng ano, ng mga body parts. Ngayon, Kodama no muna. Review tayo Kodama no. Ano mga naalala niyo Kodama no? Hindi ko alam 'yun. Suika. Lagyan natin. Kodama na is fruits. Suika. Suika wa, okay desu ka? Chisai desu ka? Okay. Okay desu ne. Iro.
Color? Anong color na suwi niya? Midori? Midori. Ang loob naman, loob. Nakani. Nakani. Shiro. White? Wait na, may white pa? GMO na ba yun? Or ano, genetically ano na ba yun? Alam ko, merong ano, merong yellow. May nakita na akong yellow, tsaka ano, Kiro. Kiro yellow. Meron din nata ko nakitang parang medyo peach. Medyo peach na kulay, no? Hindi red talaga. Medyo peach siya. Pero white, wala pa ako nakitang white na ano. Na Suika. Alam mo ba yung Suika, Akira? Hindi pa. Suika is... Watermelon. Okay. Aka. Aka. Akay desne. Koshiro. Hokano. Other? Hokano. Other fruits. Hokano. Kodamono. Ichigo. Ichigo. Ichigo wa... Strawberry. Anong karakteristik niya? Describe. Naalala niyo pa yung Aji? Taste? Ano yung liman taste? Oboy tenay? Oh, karay? Supay? Supay? Nikay? Amay? 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 Nikay? Siopay? Siopay? Ano, siopay? Parang siopaw ah. Siopaw? Ano, magkatunog yung siopay tsaka supay, no? Hai, hai. Magkatunog yun, no? Ah, hatsun ga tsukimasu. Ang su makes it supai is maasim. Ang supai ano ano tawag diyan? Maalat. Maalat. Naano ko sa Tagalog eh. Maalat. Maalat ba? Hindi, hindi, hindi. Hindi, nigay ang mapait. Ayun yan, mapait ang nigay. Maalat ang shupay. Lost in words ako sa Tagalog, gamin sa kasi. Ibang dialect na iisip ko eh. So, Ichigo wa? Aji wa? Nandes ka? Aji ga? Nandes ka, no? So, sinabi nating Ichigo, no? Kung Ichigo yung pinag-uusapan natin, Ichigo wa? Tapos kung sasabihin mo na yung mga karakteristik niya kapag nag-uusapan natin doon, ga na gagamitin mo, no? So, iro ga, ganun. Pwede mo din sabihin na, ano, aji ga, yung mga karakteristik niya, no? So, mula sa broad topic na Ichigo wa, gagamitin mo na mas specific in ga na. Hi, Sun-san. Naka-open mic ko na ako. May sinabi ka? Sa ano Ichigo, po? Anong? Ano, Ichigo ga reisaku arimasu, aride. Anong mga natitikman yung Ichigo? Ichigo ah, sabi mashita ka. Hi. Aji wa, do desu ka? How is the supai taste? Supai te kinjore. Supai? Amai, mada? Koshiro, amai? Tabeta koto no Ichigo wa amai no aji ga zenzen shinakute nanka tada hakuso no aji suru. So nanda. Merong mga certain breed ata talaga ng ano ng Ichigo na may matamis siya kapag overripe. May ganun breed siya. Pero bibihira. Mostly pag ripe na siya to overripe, half maasim tuloy. Half matamis. No, half siya. Pero yung talaga matamis, meron 'yon, pero
bibihira. May certain breed tapos may certain na ano, oval lightness. Ja, hokan ko damo na mo. Aring maska. Other fruits na alam niya in Japanese. Kaki. 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 K-A-K-I? Apo. Kaki. Kaki. Dahil lang ha, iniisip ko ha. Ano? Ano yung kaki? Ano siya sa English? Hindi ko alam. Kaki. Tinignan mo sa Google. Apo. Kaki. Simon, senpai, yung parang kakulay siya ng tangerine. Ay, parang siyang ano? Parang siyang kamatis. Pero parang yung loob niya apple. Ooh! Wag na yun! Wag yung mga mahirap! ano? Mikan. Mikan, no? Mikan. Mikan wa? Aji wa? Do desu ka? Sali kayo yung mga iba no nagka-comment. Kung gusto niya kausapin okay. Ibang ano natin. Ibang mga practice speaker. Tamay? Andon. Tamay. Ay? Amay? Amay des ka? Amay, andon sa pa. Parang medyo ano siya no? Medyo ichigo. Kaso anong pinagkaiba nila in terms of ano? In terms of taste, rather ano, intensity ng taste, no? Ayoko sabihin yung Japanese eh. Yung intensity ng taste. Ano pinagkaiba nila? Mas masarap yung orange. Mas masarap yung orange? Sinabi ko yan last practice speaking. May nakakaalala? Bago pa lang ako. Yes, momo speech na. Hanap eh. Momo speech. Manaalala nyo? Ano? Koshiro sa... Koshiro, oboy temasu ka? Oboy temasu, naalala mo? Oboy tenai. Oboy temasu din. Si Sun-san, oboy temasu ka? Oboy tenai. So, yung sinasabi ko, intensity ng taste, no? Yung sinabi ko dati na sa, no? Sa, as, ad, ano, as, parang particle siya, no? Yung sinasabi ng iba na, dakido sa, yung, demo sa, diba? Yung sa, na ginagamit na yun is emphasis for something, no? Pero pagdating sa ano, usual speaking or polite speaking, hindi siya ginagamit doon, no. Para medyo ano, ine-emphasize mo 'yung sinasabi mo, no. Medyo rude 'yan sa ano, yung sa is lagi siya ginagamit sa adjective, no. So gagamitin natin siya kung titingnan mo kung malaki siya. Imbis na okay sa ano, magiging ano siya, bigness ganon. Pwede natin sabihin yung heaviness as imbis na omoy. Omosa. So, pag sinabi natin yung tamis ng isang bagay, no, amasa, yung asim niya, supasa, no. So, yung intensity ng certain flavor niya, suyoy desu ka, suyosa wa do desu ka, suyoy supay desu ka, suyoy amay desu ka, no. So, yung intensity ng taste ng ichigo, suyoy, yowai desu ka. Koshiro-san, suyosa wa, do desu ka? Ichigo. Ichigo versus sa... Mikan. Kikoimashita ka? Hai, kikoimashita. Hai. Amasa wa, do desu ka? Ichigo. Kikoimasen. Nagsasalita ka. Hindi yata nag-register. Si Sun-san na lang.
Sunsan, amasa wa do desu ka? Ichigo, ichigo no amasa. Ichigo no amasa. Amai, amai is matamis, no? Amai. Mata, hindi ko na sinusulat yung iba. Amai is sweet. So, ah, depends. Like, hanbun amai. Yung iba. Yung iba. Ichigo. Tapos, hanbun, hanbun, sweet pie. In-explain ko na pala. In-explain ko na pareho siyang yung idea is. Pareho siyang matamis. Pareho siyang maasim. Pero, parang paano mo madidistinguish yung pinagkaiba niya, no? So, sinabi ko yung intensity ng lasa, no? Yung aji niya, pag sinabi mong amay, di ba matamis, no? Pwede mo sabihin na kung very matamis siya, no? Suyoy is strong, no? Suyoy amasa. Suyoy amay, no? So, ang ichigo is matamis siya. Tapos, supay din siya, di ba? Very supay siya. So, suyoy yung amay niya, no? Suyoy amay. Tsaka, suyoy supay, no? Yung orange, hindi siya sobrang strong yung amay niya, no? Yung amasa. Yowai amasa. Tapos, yowai supay ba? Ganon. Or, pwede ding, half-half. Ay, hindi ganun katamis yung orange, pero very ano naman siya, very supay naman siya, very maasim naman siya. Okay. So, sulat ko ba? Sulat ko dito, no? Sulat ko, para may ano tayo. So, si Ichigo, kita ba sa stream? Si Ichigo, suyoy amay. Hindi naman exactly sa case lagi na suyoy amay siya, no? Comparatively sa orange, sa mikan, suyoy amay siya. Tapos, suyoy ano din siya, supay. Okay. No? Si mikan, ano siya, yowai amay. Okay. Tapos, pwede ding siyang suyoy, pwedeng yowai, ano, supay, no? So, lagay na lang natin suyoy, supay siya, no? Mostly naman mga orange, ano eh. Ano ba yung supay? Supay is... Maasim? Maasim. Okay. Okay, no? Yung sinabi ko, no? Medyo pareho sila, pero in terms of intensity ng lasa, aji, no? Aji, no? Amasa? Taste of sweetness? Or, aji, no? Supasa, no? Kung yung intensity niya ng pag-aasim niya, no? May pinakaiba pa kahit konti, no? So, descriptive. So, sige, okay na, review lang din kasi naman tong Ichigo tsaka Mikan, no? Sige ba, Dobutsu, no? Ano mga gusto niyong Dobutsu? Anong kilala niyong Dobutsu na, ano? In Nihongo, in Japanese language, no? Ano mga alam niyong Dobutsu? Dobutsu te nani? Dobutsu te wa... Dobutsu animals. Inu. Yoshite neko. Sige silang dalawa muna, no? Inu wa... Ano ang good things sa inu, no? Iko to. Kawaii. Tapos, sa hindi naman siya bad lagi, no? Tokidoki. Sometimes. Tokidoki. Sometimes. Tokidoki. Waruy ko to. Okay. Ang inu, kawaii desu ka? Hindi. Actually, meron pang iba. May iba pang parang mas appropriate.
May iba makakasagot? Ata ko na si Mia. Malapit na? Lagi ko sinasabi sa stream ko yan. Lagi ko sinasabi sa stream ko. Genki desu ne. Ay, genki. No? So ang dogs, no? Unlike sa pusa, no? Ano sila, genki sila, no? Ang mga pusa, hindi sila ganyan yung kagenki, pero mas, ano sila, kawaii sila. Wala dito yung, ano, walang kawaii dito nakasulat. So, kawaii ang pusa. Ang kawaii, cute, no? Cute. Ganito, ganyan, no? Pero, pag ginamit mo na siya sa, ano, sa parang abstract thinking or something na hindi mo nakikita, tapos ginagamit nila ng cute or something, or scenery, sinabi mo cute, no? Medyo iba na yung definition, no? Medyo iba na, no? So, ang pinaka malapit na definition sa English ng kawaii is adorable. Adorable na, pinaka malapit. Pero kasi, in English, para madali mataalala, cute, no? Cute. Pero kasi minsan nagagamit siya sa place eh. Kung nagustuhan mo yung place, maganda, no? Kawaii yung sinasabi. Sa tao, sa isang bagay, no? Sticky. Kawaii, no? Sticky, sticky is, ano, wonderful, something na, ano, no? Pero general na sinasabi nila kawaii. Adorable. Cute na lang. Kung general term, cute. Nice, senpai. Tiyo, inu, tokidoki, waruy ko to. Waruy ko to. Ano, sometimes bad things or bad characteristic ng aso. Inu, tokidoki, kawaii. Kawaii desu ne. Kawaii. Yeah. Wala, di nakasulat dito. Kawaii. Nakakatakot, no? Ano pa minsan? Mate. Mayan naman dito. May mga waruy ko to ako dito. Mendoy. Mendoy desu ne, Mendoy. Annoying, no? Urusay. Urusay ba? Nay ka na. Maingay na. Urusay is maingay. Sa... Inuwa... Toki-toki... Kakarag... Ah! Hindi ko mabigkas. Ano? Teasing? Sorry. Teasing? Inuwa... Toki-toki... Kakarag... Aishite ru iru? Kakarai... Kakarai shite iru? Ga... Anong English niya? Dog are something. Sometimes they are loving. Ah, loving? Eh, hindi ko ata alam yung exact. Loving. Ah, loving. As love na ano? Loving or clawing? Loving. Ah, loving talaga? Sad. Ay, suru. Minsan, sobra-sobra na. Ano. Sige, ano ang Neko naman? Neko, ah, do des ka? Neko, yasashi. Yasashi yan, Neko, ano? Just tahimik din, no? Tahimik din ang Neko eh, Shizuka. Shizuka is tahimik. Sasete tanoshi. Tanoshi desu ne. Enjoyable. Ano siya? Wala yung word dito na onomatopeya eh. Yung paulit-ulit. Anong tawag sa kanya pag kinawakan mo siya? Yung aso, may breed din ng aso yung maganda yung balahibo eh. Yawarakai. Yawarakai desu ne. Malambot na. Meron pa isa eh. Hindi siya ganun ka-formal sabihin. O na matapaya. Fluffy? Fuwa-fuwa. Fuwa-fuwa. Na, Fluffy. So, may breed ng ino na ano din, Fluffy, no? Pero mostly, Neko. Fuwa-fuwa desu ne, Crystal Fay. Ang Neko, sumaranay. Sa palagay niyo, sumaranay ang Neko, di ba? Soshite? Soshite... Shitsurei? Shitsurei desu ne.
So, sinabi ni, ano to, Eljan, no? Kung magko-combine ka ng dalawang adjective, tapos nagtatapos sa ay yung isa, no? Pwede mo sabihin na, yung ay magiging kute. So, sasabihin mo sa, may, ano, Mendoy, Mendokote? Mendokote? Senpai. Hi. Di ba sa Japanese, walang L? L, L? Apo, walang L sa alphabet. Wala, R. R ang ano nila. R. Napalitan nila yung L. Nang R. Itapalitan na na, R. Sa R. Shit, Solena. Minsan mabubulol na lang. Ano, kung hindi sanay kung hindi sanay yung bunganga mo ng certain na ganon, hindi mo, kung anong pinakamalapit na consonant, yun yung ginagamit, no? For example, sa Japanese, L tsaka R lang, dati may N niya tayo, no? Ngayon, hindi na natin ganon nagagamit yung N niya, no? Kung magbibigkas tayo ng mga ganon. Tapos yung ano, yung mga Chinese, mahirap aralin yung Chinese kasi marami silang ano. Sa kahit sa Japanese eh, yung sha tsaka cha, para magkatunog sa atin yan. Hmm. Yung nyo, nyo or nyo, ano, basta yung something na, imbis na C-Y-A, C-Y-O-U, nagiging C-H. May mga certain na ganun, no? Yung sho or sho, may ganun, no? May sinasabi akong ganun, tapos yung Japanese sinasabi niyo sa akin, iba yung pronouns ko. May mga certain na ganun na pag hindi tayo familiar sa certain na ano, bigkas ganun, no. So sila wala silang R, nagiging wala silang L, nagiging R sa kanila, no. Yung pinakamalapit. Kapag Lorraine, Rorraine. Lorraine, Rorraine, ganyan. Okay. Kapag Ashley, magiging Ashery. Mm, so this. Okay. Yeah, sugi. Inu. Inuwa. May mga aso ba kayo? Koshiro. Koshiro no inuwa. O, okay desu ka? Chisai desu ka? Chisai desu. Okay. Pwede mo okay gamitin desu. yung kunyari. Okay kote. Futoi. No? Kote. Pag dalawang adjective. No? Hi. Kira-san wa? Akira-san wa? Nani? Meron kang ano? Inu? Inu ga? Imas ka? Yeah. Hi. Describe your dog. Nandito sa baba. May mga adjectives marami. Okay. Tsaka? Soste... Yasashi. Yasashi. Pwede mo na sabihin na okay kote? Yasashi. Soste orosai. Orosai. So pwedeng magkakasunod, no? Okay kote? Yasashi na? Or kahit dulo na yasashi. Okay kote? Uruso kote? Yasashi. Na inu. Para saan po ba ite? Kote. Imbis na kote para sa imbis na okay, okay kote, kung magdadagdag ka ng mga adjectives na kasunod. Pwede din yung soshite, no? Medyo mahaba lang. Soshite. Nadidinig ko palagi sa anime. Pwede din yung to. Okay to. Okay to. Yasashi. Pwede din yan. Ang pinaka-appropriate yung kote. Shelbsan wa? Inuga, imasuka? Imashita. Imashita? Hai. Nanka, otosan no tokoro ni... Otosan no ochi ni. Otosan no ochi ni. Inu wa dou desu ka? Ippiki. Ippiki. Imasu. Inu ga... Ma... Jiyo... Kawaii to omimasu. Kawaii? Kawaii to... Mendoi. Mendoi. Hai. Nanka arukinai to ne. Nanka. Ie ni nakani unchi suru kara.
うるさい。ちょっとうるさいか。はい、その通りです。Thank you for liking the stream, Jamari. はい、次。え、タナゾウェイヤー。マイクが大丈夫ですか？聞こえません？スンさん。スンさん、犬。はい。はい、先輩。犬は？うん、あれま、あ、いません。いません。猫？いません。いません。え、何も動物よ、動物？いません。いません。Wala pa rin yun. Sa ibang kakilala mo, baka may pwede kang i-describe na lang, no? Neko. Neko? Neko wa, do desu ka? Genki na. Tanoshi. Ay, sa thank you for sharing the stream. Tanoshi. Doki doki, warai koto. Warai koto. Hidoi. 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 Hidok. Hidok te mendoi. Parang double negative, no? Pag kapag yung mga tama nila sa akin. Actually, yung mga Hapon hindi sila nagsasabi. Hindi sila nagsasabi ng negative. Gagawin nilang positive. Inenegate nila yung yung positive. Hindi hindi sila nagsasabi ng bad words. Inenegate nila yung negative, yung positive word. Lagi nila akong kinakaroon. Kaya pag nagsabi ka sa hapon na dalawang negative na bagay, parang ang bigat na sa kanila eh. Wala, weird lang. No? Pag nasabihan ka ng dami, masa ano na yun, not good na yun. No? Pag sinabi ka ng... Senpai. Hi. Nandiyan mo na eh. Ano, pag sinabihan ka ng dami-dami, dalawang dami, ano yan, very, ano na, worst situation na yan, no? So, pag dalawang negative ginamit mo sa certain na bagay sa, ano, in Japanese, ano, parang masakit i-layout sa kanila yan. Senpai, di ba yung, ano, aho, pwedeng pampalit sa baka? Ay. Pero, hindi sinasabi, in reality, hindi dapat sinasabi. Yung gusto. Ano yan? F-U-C-K yan. Okay. Sa anime, no? Very casual sila. Minsan, balbal pa, no? Pero pag naipag-usap sa mga Japanese, hindi sila ganun may pag-usap. Coffee. Mankiki. Hindi, di sila. Pero pag casual, okay lang. Okay lang na, pag sobrang friends na kayo, o kaya sobrang close kayo, asaran, pwede yun, no? Mga ganyan-ganyan. Pero, pag sinabihan ka ng ganun, pag narinig mo yan sa mismong Japanese, sa real situation, yung aho, baka, masakit agad yan, masakit na salita na yan sa kanila. Sa anime, parang casual lang sinasabi, pero hindi dapat talaga sinasabi. Parang in certain things lang na, kunyari, nagkamali ka ng malaki sa work, pwede nila ibitaw yung ganun salita. Gusto! Ay, mga ganyan, no? Kare na gusto, Oyachi. Medyo, ano yan, mabigat siya na salita, no? Kaya ang sinasabi ng mga Japanese, kung nagkamali ka o kaya papagalitan ka nila, ano, imbis na, ano, warui is bad, eh. Ang good is i or yoi. So, sasabihin nila, not good, yokunai. Yokunai. Hindi nila sasabihin sa'yo yung warui. Hindi din nila sasabihin sa'yo na ano, kunyari, menduksay ka, no? Menduksay. Hindi nila sasabihin menduksay ka. Sasabihin lang na sa'yo, ano. Kadalasan yung yokunai, eh. Or yung isang term yung nasaso, natso, nasaso. Adjective nasaso. Okay lang kung medyo na ano kayo sa anime, no, yung mga certain words, no, na alam nyo. Walang problema yon. Pero kung sakaling talagang may pag-usap na kayo sa other person na marunong maghapon, tapos lalong hindi ka familiar sa kanya, ano, as much as possible, polite words yung gagamitin. Senpai.
Wata, wata. Sorry, di ako ganun kagaling magtingham ko. Anong, may tanong ka? Apo. Ano? Kumain ano? Ako. Anong tanong mo, taga? Kumain ka na ba? Ah. Kumain is tabi mas. Ay, sige, kashiro. Tabi mas. Okay. Tabi mas is kakain. Mas. Pag yung form na mga TA na nagtatapos, tabi mas ta. Tabeta. Tabeta is casual na, ano, casual na past form. Tabeta. Tabe mas ta. Pag mas ta na, magalang yon. Tabe mas ta. Past form yon. So, kumain na. Tabe mas ta. Lagyan mo ng ka sa dulo. Magiging tanong. Okay. So, tabe mas ta. Kumain na. Tapos, ka. Lagyan mo ng ka sa dulo. Magiging question mark. Tabe mas ta ka. Hindi na isasama yung wa. Kung tatanungin mo isang tao, kung first time mo siya ma-meet or wala pa kayong pinag-uusapan topic, pwede mo sabihin ano? Ano, tabi mas ta ka, ganon. Halimbawa, anatawa dare. Dare des ka. Okay. Namay ka na sa dulo. Question mark nila yung ka. Ay, may nagsalita. Nagsalita ako, Shiro. May question ka? Opinion? Wala. Kyo mo, tabi mas ta ka, senpai. Ah, ima, tabete imas. Kumakain pa lang, no? Okay, no? Kung marami kayong tanong, no? Para manilin mo natin siya. Meron pa? May tanong ka pa? Apo, ano ulam? Ah, ang ulam sa ano? Sa Japanese? Apo. Ulam? Ulam? Hindi ko alam kung ulam tawag sa meshi? Kanila, eh. Meshi? Hindi, meshi is ano, food, eh. Food siya, general food, eh. General food yun. Nagiging verb din yun, meshiagate. No? Meshiagate is kumain din. Pero magalang na form yun. Tabete is yung normal. So, ang food, ano yun? Anong tawag yan? Ulam? Apa? Ulam in Japanese is... Hindi ko alam kung ulam talaga tawag sa kanya, eh. Side dish yung parang term nila, eh. Okazu. Ryori. Okazu. Side dish. Ryori is ano? Cuisine or... Ulam wa. Ryori. Hindi. Ryori is means ano? Cooking or ano? Anong tawag dyan? Cuisine? Anong tawag dun? Parang isang type ng pagkakaluto or something, no? General lang ryori. Pwedeng ryori ulam din, no? Pero ang pinaka-term nila sa ulam is okazu. Side dish. Okazu. Okay. Senpai, ano ba mangyayari pag ano? Rico. Okazu. Wag na. Okay na, may question ka pa? Wala na pa. Hi. Ryori, no? General, no? Pwedeng ulam, pwedeng kanin, pwedeng ano, side dish, pwedeng iba-iba, no? Pag, ang term sa kanila ng ulam, kasi sinasabi ko sa hapon yun, eh. Anong ryori mo, anong side dish mo, something. Hindi nila maintindihan. Tapos, ini-English ko siya na bayan, ganito, ganyan. Tapos, biglang naalala niya, parang side dish daw, okazu, no? Okazu. So, pag mga, nanonood kayo mga family anime, mga nagluluto or something, maririnig niya lagi yung okazu. Wala silang term na main dish. Rather, may kanin ka, yung kanin mo yung pinaka main na pagkain nila, eh. Yun yung main sa lahat. Tapos yung mga ibang kasabay ng kanin, okazu na tawag doon. Ides ka, wakarimashita ka. Tapos yung ryori, pwedeng sabihin mong ryori din yung isang kanin, yung mga ulam na isa, or yung whole na lahat ng pagkain, ryori, no? Cooking or cuisine. Although very general. So, okazu. Nakatikim na ba kayo ng inu? Inuwa, tabi mashita ka. Mga Chinese property. Madam. Aji, no des ka. Chinese. Medyo matigas yung inu, eh.
Hindi ko alam eh. Sabi ko, sabi daw nung bata ako sa... Yung mga, ano, mga lolo at tito ko sa probinsya pa. Dating-dating-dating pa. Na, ano, yung lugar na, kasi yun, ano eh, wala pang tubig, wala pang kuryente, no? So, yung buhay doon, kung anong meron, di ba? Sabi nila, nakaluto na sila ng, ano, ng mga aso. Tapos, hindi ko alam kung nakain ko. Kasi minsan, may pulutan eh. Tapos, nagiging ulam na lang. So, siguro nakain ako. Tapos, matigas siya. Feeling ko nakain na ako. So, next. Okay na, Dobutsu. Ano pang ilang, ano pa ilang, ibang alam yung Dobutsu? Usagi. Usagi. Tori? T-O-R-I. Tori desu. Hitsuji. Sige. Try to describe. Siguro last animals na muna natin to. Saigo no Dobutsu. Tapos next week na muna ulit. So, try niya i-describe usagi. Usagi wa. Totemo kawaii. Kawaii. Yung kay Amber yan, di ba? Totemo kawaii desu ne, usagi. Tapos, ang ngipin nila, ha? Ha is ngipin, no? Ha. Haga. Do desu ka? Haga nagai. Haga nagai. So, Tori naman. Ano naman Tori? Sino nagsabi ng Tori? Describe. Try mo describe Tori. Tori wa? Kawaii. Hi. Kawaii. Oki. Oki ko te kawaii. Tapos meron pa, no? Ano siya? Suyoy, no? Suyoy din. Tsaka hayay. Soyokote, hayay. Then last, Hitsuji. Sunsan, Hitsuji. Do desu ka, Hitsuji? Puwa. Putoy na. Putoy siya, no? Putoy ang ano niya. Ke. Ke is ano, balbon or ano. Pero hindi ko sasabihin, hindi natin idadagdag sa ano yan, sa mga, ano tawag yan? Usual words, no? Ke. Wool or ano, or parang hair na makakapal. Ganun. So, kokomade owari masho. Okay din, no, kung nagtatanong kayo. Si Akira, lagi siya nagtatanong. Pero maganda, Akira, ano, nakatingin ka sa stream, kasi nagte-template naman ako. Pag nag-start ako ng lecture, nagte-template ako ng pwede niya sabihin, pwede ko i-describe. Mag-example muna ako, ganun, no. Tapos, follow along, no. Kung magbibigay naman ako ng, kanyari, explain ko si Inu, ganito, ganyan. Tapos, kayo naman, mag-explain kayo ng ibang bagay, ganun. So, may template naman, no. Kasi, nagkataon lang na wala akong example ngayon. Yung last time kasi, ano, eto na yung lecture. So, ja, ano, kyo no jugyo, wakari mashita ka, manabi mashita ka, ano, benkyo shimashita ka. Naintindihan nyo ba? May natutunan ba kayo? Hi. Sanko ni arimasa. Si Akira, okay lang, no? Tanong ka dun sa ano. Meron tayo sa Discord, yung open chat, no? Sa job lectures, pwede din mag-post kayo ng mga natutunan nyo, no? Or lecture from other, no? Yung open chat, pwede dun. Magtanong kayo lagi. Basta may tanong kayo sa Nihongo. Ja, tatapusin ko na stream ko. Kung gusto nyo mag-usap pa dito sa Discord, okay lang. Open naman. Ano lang, sa Discord lang, dahil maraming channel, no? Maraming, ano, maraming ibang-ibang server. Channel term din yung channel, no? Maraming channel, no? Ano, sa appropriate channel nyo ilagay yung mga gusto nyo i-type, no? Para hindi napopopulate masyado yung general. Tapos, may isa pa akong, ano, no? Hindi ako nagtitingin ng message sa, ano, sa page ko, pag may nag-private message sa akin or sa Discord, walang notification. Hindi ko makikita. Baka kasi may, ano, baka may mga ibang viewers, may mga bago, tas mga iba din, kung sakaling dumami yun ng mga tao. Baka may mga nagpa-private message sa akin, no? Naka-off.